Hello everyone. For this interview, I invited a friend. He is a fashion designer based in Doha, Qatar. Please welcome Rainier Lee. Hi Rain, hi Rain. Hello, Derek! Naku, natuloy din. Alam niyo po ba na nasa Qatar po yan? Nasabi ko naman sa introduction ko kanina that he is a Filipino designer based in Doha, Qatar. Doon po yan. Anyway, Rain, para lang sa kabatiran, wow, ang lalim, di ba? Kabatiran ng ating mga nanonood. Ano ka ba nagsimula bilang fashion designer? Ah, you mean when I was still young? Oh, Yung paano siya? Paano, ano yung naging, ano oh, yung inspiration? Ano naging, ano? Oh, oh. Hindi, kasi nung when I was little, like elementary days, so, parang nararamdaman ko na parang ako mahilig mag-sketch. So, nung nag-i-sketch-sketch ako, actually, I started sketching cars. Ngayon, yung mga nakikita kong cars sa daan, ini-sketch ko siya. Layo naman sa fashion. Oo nga, eto nga. Eh siguro, wala pa sa kamalayan, kaya hindi pa masyadong ano. Pero ang parang mas nagiging ano ko, parang naramdaman ko na parang doon ako papunta. When I started drawing women's shoes. Ah, okay. Nung oo, meron ako mga pinsan-pinsan nung araw na nagmo-model-model, mga nag-aarti-artista. So parang na-observe ko, iba yung mga sinusuot nila, mga high heels, iba yung design. So dinadrawing ko yon, puro shoes. After ng shoes, na-discover ko, merong cartoon sa TV na parang natutuwa ako na parang ang title ng cartoons is Candy Candy. Oh. Since aliw na aliw ko sa kanya, lagi kong dinodrawing si Candy Candy, the cartoon character. After naman ng cartoon character, ang nauso yung natatandaan mo yung mga yung ano, parang paper dolls. Ay, yes. Oh, yung dinodrawing sa tapos kahan yan, ng sigarilyo, tapos correct. Tapos may mga damit, may mga ganyan. Correct. Pero syempre, nahihiya ako bumili noon kasi bata pa. Hanggang ngayon, di ba, meron pa din mga ganyan. Meron pa rin. Ooh. Pero parang improvised na, di ba? Parang mga nakabook na sila, nakaganyan. Nung time na yun, nahihiya pa akong bumili.
So parang I tried doing it on my own. Eh, mabubuking na ba din ka pagka naglaro ka ng paper dolls? Ngayon, ang ginagawa ko, ano ko, gumagawa ako ng sarili ko. So, naghahanap ako ng karton ng yung rim ng sigarilyo. Usually kasi dun siya ginagawa. So, gumagawa ako ng sarili ko, tapos sa papel, pero tagong-tago yun direct kasi nga baka makita ng either parents or kapatid mo, ganyan. Ayun, tapos from that time on, so parang yun nag-start yung fashion kasi nga parang paper dolls, so gumagawa ka ng mga damit-damit. Tapos, ang sumunod na doon, nabuksan na ang mata ko sa pageant. As a nanonood pageant. Na ako ng mga beauty pageant. Nabuksan yung mata mo sa una sa pageant talaga. After paper doll, sa pageant. Okay? Oo, pageant na. Ang natatandaan kong una kong napanood na pageant, Miss International na 1979. Kasi Melanie Marquez. Oo. So parang na-realize ko, ay, sabi kong ganyan, parang ang gaganda ng babae, ang gaganda ng mga damit. So parang ganyan lang. In the beginning, ganun lang. Pero nung later on, parang ang na-realize ko na, parang gusto ko nang gumawa ng damit na pang either pang pageant or pang national costume or parang ganyan. Aha, okay. Pero naging interesado na ako sa mga history of fashion, sino ba yung mga designers na sikat sa atin. So naiging interesado na ako kila Tito Pitoy, kila Mang Ben, yung mga ganyan. Sila Tita Oring. Oh, Tita Oring is Oreo Alonso. Oreo Alonso. So parang yan, parang nakakakuha na ako ng mga information about them, di ba? Ngayon, parang during that time din, na-observe ko na, parang naging masyado na akong observant sa mga sinusuot ng mami ko. Oh, okay. Oo, so parang pag magnininang siya, yung mga the things that she buys, di ba, yung shoes niya, yung mga pag kami party, yung sinusuot. So parang nagiging observant na rin ako. Ngayon, nung time na nagda-drawing ako, siguro high school, parang ang naging goal ko lang dati, kasi nga parang feeling ko maganda na yung mga ginagawa ko eh. Mm-hmm. So parang ang naiisip ko lang dati is, ano kaya ma-feel, or ano kaya ang magiging comment, halimbawa, nung time na yun, nababasa ko na sila Nolly Hans kasi siya gumawa yung damit ni Sharon Cuneta, yung wedding gown, di ba? So parang, basta mang ganyan, nababasa ko na sila Mang Ben, tapos nagbabasa na rin ako ng newspaper, tumitingin ako sa mga society page, nakikita ko na yung mga sinusuot ng mga party goers sa atin, tsaka yung mga socialer, mga donya-donya dyan, di ba? So nung nakikita ko na siya, alam ko na rin kung sino yung mga designers na parang medyo sikat nung time na yon, tsaka yung sino yung talagang ano, yung parang medyo creme de la creme sa Manila dati. Mm-mm. Pag nakikita ko yon, parang pag may ginagawa ako, at the back of my head, ang lagi kong iniisip, ano kaya sasabihin nila pag nakita nila yung gawa ko? So parang ganun lang yung goal. Hindi ko naman parang naging goal yung, ay, gusto ko maging kapantay nila or gusto ko maging katulad nila. Basta walang ganyang, I mean, it's not even a thought in my head. Parang basta lagi, pag may ginagawa ako, ang naisip ko, ano kaya iisipin nila pag nakita nila yung gawa ko? Puro ganun lang. Puro o yun, ganun, doon na nag-start. So yun, tapos ito na nga, Rain, di ba? Na-train ka ng magagaling na designers dito. Di ba? Ano na kwento mo sa akin minsan? Na-train ka ng mga, kahit yung mga nung buhay pa yung iba, di ba, nung buhay pa sila, nakapag-train sila sa'yo. Ngayon, ang tatanungin ko na lang, sa dami ng nakapag, ano sa'yo, inspire, nakapag-train sa'yo, sino sa kanila ang talaga nakapag-mold sa'yo bilang fashion designer? Parang ano kasi, parang, kasi direct nung time na yun, parang feeling ko I discover things on my own. Okay. Kasi, parang nung time na yon, meron kasing isang, I don't know if you know Ding Dong Bautista. SLA. Oo. Ding Dong Bautista is, Ding Dong Bautista kasi is taga Malabon. Ngayon nung medyo, yun nga, parang nag-start pa lang akong mamulat sa fashion. Meron siyang dress shop sa Malabon. Which is, yung mga display niya, maliit lang naman yun siya, pero yung display niya, laging maganda. Ngayon, pag nadadaan ako dun sa shop niya,
ang lagi kong inaabangan is bumukas yung pinto at makita ko si Ding Dong Bautista kung ano itsura. Ah, okay. So parang, Kung sino si oo, Ding Dong. Oo. Oo, oo. So parang nung nakita ko siya, sabi ko, ah, siya pala yun. Tapos parang, iniisip ko kasi, kung if I have, parang, di ba, if I'm dreaming of like these big people to see my work, eh parang ang pinakamalapit sa akin na parang pwede maka-appreciate nung ginagawa ko Si Ding is yung Dong malapit sa amin. sa Oo, di ba? At Malabon, siya yung correct. malapit sa amin. So siya yung parang pinaka-reachable, kumbaga. Which is nangyari naman kasi naipakilala ko, nagkaroon ako isang friend na bading na parang close kay Ding Dong na ano ko na tawag dito, pinakilala ko kay Ding Dong. Ding Dong Bautista, during that time, hindi ko alam, meron palang shop sa Malate, sa Remedios. Hindi ko nga rin alam. Ngayon ko nga lang nalaman. Oo. Oh. Yung nagkaroon siya ng shop sa Malate, ako naman, nag-aaral ako ng UST. Tinanong niya ako kung gusto kong pumasok sa Malate shop niya. Ah, So, nag-offer. nag-offer siya na pwede ko siyang pasukan sa Malate shop. So nagpunta ako doon, design, minsan gagawa ng mga damit sa takrusan. Pero syempre, medyo beginner ka, nangangapa. So parang ano man ako ganun ka ano, pero si Ding Dong kasi hindi yan masyado marunong mag-drawing. So parang ako yung taga-drawing niya, pero yung idea tsaka taste niya maganda. May ano siya talaga. Ngayon, during that time naman, ang mga close friends si Ding Dong, di ba? Sila Noli Han, sila Gang Gomez, sila Mang Ben, Yung mga sila ganong yan, batch. yung mga grupo-grupo nila, oo. Oo. Kaya ako na-meet sila Noli, kaya ako na-meet sila Mang Ben. Ngayon, kaya ako rin na-meet yung, kumbaga parang naging ano ko na lang sila, parang naging contacts ko sila. Si Noli Hans, napapatawag niya ako minsan pagka ano, pagka, about, like may one time nagpa-handmade siya sa akin ng mga catsuit. Parang ganun lang. Pero hindi ko naman concept. Ako lang yung pinapagawa niya. Tapos, Yung pina-implement niya no idea niya. Oo. Si Mang Ben naman, pinatawag ako kay Ding Dong. Si Ding Dong yung naging way para ako nakapagtrabaho kay Mang Ben. Tapos si Tito Pitoy naman, would you believe, ang nag-refer pa sa akin si Mang Ben. Uy, yung mga yan, magkakaibigan naman yan. Kahit na ano sila, pero nung time competitor. Na, nung understanding ko, parang may conflict sila. Kasi sila yung, di ba, parang sila yung parang mga rivals sila eh. Oo, rivals. Oo. Kaya parang nagugulat ako na pa, ah talaga, sa kanya pa lang galing na pwede yun naman nagtutulungan part-time. Din yan. Ano, diba? Alam naman natin yun. Pero Rain, ang matanong ko, ano ba ang linya ni Rainier Lee? Ano ang line mo talaga, yung expertise mo? Actually, pag ako, pinaggawa mo ako ng mga damit na medyo casual, or sabihin mo, mag-design ako ng uniform, hindi. Or mag-design ako ng medyo, nako, ano talaga ako? Couture. Mangangapa ako talaga. Hindi ko kayang, kaya hindi ko rin siya papapilan, though minsan pagka napipilitan, sasabihin, gawa mo naman kami ng sketch ng uniform or gawa mo naman kami ng sketch ng mga hotels or airline. Gumagawa ako, na-appreciate naman, pero wala akong ano, hindi ko siya, hindi wala mo, akong, hindi mo forte, di ba? Pang high fashion ka. Wala. Ang ako kasi, kahit casual, ang i-insert ko na detail, pang-kutur pa din. Oo, correct. Sabihin mong casual ako, pero maglalagay pa rin ako ng mga collar na namang nagaganyan-ganyan. Kung pwede ako maglagay ng mga detail-detail na ano. Kumbaga, hindi ko gamay yung... kaya hanga ako dun sa mga nakaka-design ng mga oversized na coat, mga oversized na shirt. Di ba? Yung parang mga ganyan na parang... Paano nila nalalaman yung proportion ng... pag oversize yung sleeves, pag oversize yung katawan. Hindi, siguro kasi Rain, ang training mo sa mga couture, you work with the gown masters. Talaga. Diba? Oh, yung mga masters oh, sa trabaho mo eh. Kaya yun ang naging train mo. Yun ang naging, kumbaga doon ka naging komportable, di ba, nagawin. Yun yung exposure ko talaga. Yung exposure mo. Tapos Rain, matanong ko din, sino ang kliyente ni Rain? Yung anong klaseng kliyente? Anong klase silang kliyente?
Ako kasi, parang feeling ko, it's not because parang I wanted people who can pay. Mm-mm. Pero kasi, paano mo naman gagawa ng damit yung the people na parang medyo hindi handa magbayad ng Oo. magandang fabric? Ay, pero ha, Nang isa mga hindi... audience natin, totoo naman yun eh. Yun naman talaga ang mga Mm-mm. designers. Kasi made to order yan. Isa Hindi sa naman yung talent. RTW, di ba? Hindi naman RTW yan na pwedeng i-mass production, di ba? Kanya-kanya kayong ano eh, kanya-kanya kayong expertise. Kaya kailangan din talaga, kung magpapagawa, yun talaga may kakayanan. Di ba? Hindi, tsaka ano, kuwi parang sanay ako sa yung made to order, yung who really want something special for themselves. Kasi minsan sasabihin sa akin, uy, designer mo ako ng Sunday dress. Alam mo, una kong maiisip, eh, ang dami naman sa mall. Bakit ka pa mampapadesign sa akin? So, bagay, at least ikaw realistic ka. Di ba na meron, ano, na may mall naman dyan. Mm-mm. Ano paggawa sa akin, di ba? Although, kaya naman hindi, tsaka, magbayad, di ba? Hindi, tsaka direct, isipin mo, sasabihin sa akin, halimbawa, mag-business tayo, sasabihin ko, anong business? Gusto raw mag-supply sa mga department store. Hey, naku, ano na ako niyan? parang ano na ako niyan? Parang alam ko na hindi ko siya kayang papelan. Hindi mo kaya. Hindi yun ang forte. Rain, matanong lang kita, kasi nasabi ko nga, nandyan ka na sa Qatar, di ba? Nandyan ka na. Nung nandito ka pa sa Pilipinas, nung earlier years ng iyong pagdi-design, anong pinaka the best memory mo nung unang nandito ka sa Pilipinas? Nung nandyan ako sa Pilipinas, sa mga unang, mga best memories ko, during, pero hindi naman siya yung parang one particular moment eh. Parang it's more of a, parang, yung parang a series of, yung, you know, the things that's happening to you, na parang feeling mo, parang somehow, you're, doon ka papunta sa gusto mong puntahan, di ba? Mm-hmm. So, I started with Ding Dong. Nasasama-sama niya akong gumawa ng, halimbawa, na, yung alam mong kahit papano idea mo, na parang tapos tinanggap niya, tapos na-execute, tapos talagang lumabas sa event. During that time, may mga coronation siyang, ano, coronation gown siyang ginagawa for a certain, halimbawa, mga social circle. Mm-hmm. Meron siyang, nung dati, talagang yung sa Galahan sa Manila Hotel is really big. Ah, yes. Nung time na yan, parang twice yata, na, yung dalawang entry niya, parang ako halos yung, siya yung may concept nung isa, pero yung ini-execute na, parang may participation ako. So medyo parang malaki-laki na is, yung participation. Yung the next entry niya, parang following year, parang ako na yung naghanap ng model for him, parang ako na yung nag-design ng mismong damit, ako nabigyan na yung nag-isip ka na ng ng concept. More responsibility. Tsaka parang mas kinikilala ng sige, yung iniisip correct. Mo pwede yan. Pwedeng ilabas. Malaking bagay yun. So yun, yon, yung parang malaking every bagay time to na, boost. I-boost yung confidence mo. Tsaka nung time na yon, parang pagka may ideas ka, na yung that turns into reality, malaking bagay. Hindi ano ha, it's not really about earning. Mm-hmm. Kasi nung time na yun, tumatambay lang ako talaga kala dingdong, libre kain lang ako pag magkakasama kami. Pagka ano, nakikitambay ka lang doon, parang nag-overnight kayo, makikitulog ka sa bahay niya. Yung mga ganun lang. Mm-hmm. Pero paminsan-minsan, parang meron ko nakukuhang mga honorarium na mga kunti-kunti lang. Hindi naman salary na matatawa. Pero I enjoy those things. Yung experience, yung, ano? Yung experience. Tsaka yung nabubuksan yung mundo mo eh. Yung mundo parang, mo. Alam mo yun? Lumalaki sa industriya. Mm-mm. Anyway. Lumalawak. Paano ka? Ano ba ang inspirasyon mo pag gumagawa ka ng dance? Ang ano ko kasi, ang lagi kong inspiration, although alam ko magkakaiba naman ng mga designer. Mm-mm-mm-mm. Yes. Ako kasi I love the human yung female form. Gusto ko yung korte ng katawan ng babae, gusto ko yung nipis ng braso nila, gusto ko yung leeg nila, gusto ko yung So parang ako pag gumagawa ako ng damit, ang lagi mong makikita, laging present yung female yung form. Yung katawan nila. Oo. Ngayon kung siguro if there's one thing kaya din ako nag-click dito sa Qatar. Kasi dito sa Qatar, kahit malalaki yung mga babae,
Gusto nila kutsadong kutsado sa katawan yung damit. Ayun na nga ang tanong ko na sunod. Kung pwedeng walang mapipisil. Bakit ka nag-decide na pumunta dyan sa Qatar? Feeling ko kasi, nung nandyan ako sa Pilipinas, parang yung mga ideas na gusto kong i-apply sa damit, hindi ganun ka accepting sa Pilipinas. Okay. Ang market. So parang kung ang market sa Pilipinas kasi parang mas simple eh. Mas Pino yung trabaho. Just the Middle East, parang, bongga, di ba bongga? I wanna go. Parang ano, parang medyo. More. Ano pag nag-start ka, napaka-aggressive mo. You wanna do talagang something more, something different, something else. Hindi yung mga traditional na ginagawa ng ibang ano. Although na-appreciate ko yung ginagawa nila. Like ako, ang isa sa talagang medyo yung namulat yung mata ko sa magandang trabaho, dalawa lang. Nung nag-work ako kay Aure Alonso, kay Tatang, tsaka kay Nolly Hans. Kasi nga nakikita ko yung gawa niya at since friends sila ni Ding Dong, nakakapunta ako doon, nakikita ko yung trabaho niya. Ang comparison ko kasi, si Aure Alonso, yung maganda yung gawa niya, pero ang detail niya malalaki. Correct. Oo. Si Nolly Hans naman, parang same level ng trabaho, pero Pino, maliliit. So parang, alam mo yun, parang, so okay. Parang, kaya ako parang medyo, parang na-attract dun sa gawa nila. Kasi parang, more on yun yung gusto ko. So parang ako naman, pag gumagawa, parang I wanna mix both of them. Na ilalabas mo dyan sa Qatar. Oo. Tsaka nung time na nagpunta ako dito sa Qatar, ang isa sa impression ko sa mga trabaho ng mga designers dito sa Qatar, abusado. Parang feeling ko, imagine they will make yung halimbawa trabaho. Kukuha sila ng magro-roll sila ng material, maglalagay sila ng foil, yung foil na nilagay nila na ganyang katambok, yun dun sila magbe-beadwork. So parang, right? Ano talaga, tambak-tambak yung mga trabaho. Ang feeling ko naman din, nung nagpunta ko ng Qatar, parang feeling ko, na-introduce ko yung trabaho na maganda, na hindi kailangang abusado. Kaya nung time na yun, talaga medyo naging hit yung shop namin eh. Parang feeling ko, parang I was able to introduce to them yung... Iniba mo. Oo, kasi ako, especially with clients, never kong in-insist yung gusto ko. Ang lagi kong sinasabi, ano yung gusto nyo, papakitaan ko kayo ng kung ano yung pwedeng gawin dyan. So, hindi rin ako mag-a-agree dun sa mga gusto lang nila na parang pakiramdam ko hindi maganda. So, I always tell them, may suggestion ako, usually naman nagugustuhan. So, nakakalusot. Ngayon, magmula nung time na yon, parang na-feel ko na parang, pwede palang baguhin yung mga gusto rin nila, pwede rin palang baliin. Mm-hmm. So, yung confidence mo, mas lumalakas na parang hindi ka kailangan makikinig lang sa kanila. Parang, you can also tell them what you want, what you think of what they want, yung magiging version mo. Pwede mo rin ito ngayon, Rain, ang sabihin tanong, sa kanila. Oh. Diba nagsimula ka sa Pilipinas, tapos pumunta ka sa Qatar, and then sometime back, bumalik ka sa Pilipinas, diba? Tapos, dumadyan ka na naman sa Qatar, diba? Paano yung transition? Ang hirap nun, kasi magkaiba ng kultura, magkaiba ng fashion, pero, diba? Kasi, after nung unang Qatar mo, bumalik ka dito for a few years, diba? Ulit dito. And then nandiyan ka na ulit. Paano yung transition? Di ba mahirap? Nung galing ako ng Qatar, parang yung namang career ko dito, although hindi naman masyadong celebrated ang mga designers dito sa Qatar. I mean, we don't have talagang big fashion shows. Hindi masyadong ina-acknowledge. Ang mga designers, sikat ka lang sa clientele mo.
hindi ka wala kang celebrity status dito unlike sa Dubai, 'di ba? Ang Qatar, ano lang talaga, sikat ka lang sa clientele, pero sa wala silang yung hindi pa uso dati yung malalagay ka sa magazine, wala namang social media pa noong time na yon. So parang there's no way for other people to know what you're doing aside from the people na yung nagagawan mo ng trabaho mo. Ngayon, inung time kasi na yon, parang ang iniisip ko, gusto ko umuwi ng Pilipinas para nga makuha mo naman yung celebrity status na gusto mo as a designer, di in ba? A way, in saka a way sa, maghahanap oh, ka. In a way. Ngayon, yung time na yon, humingi ako ng partnership sa boss ko. Sabi ko, kasi nga, kung gagawin niya akong partner, is event talagang parang medyo mas kikita naman ako na mas malaki, iniisip ko, pwede na akong hindi na muna umuwi. I-give up ko na yung dream ko na magkaroon ng pangalan sa Pilipinas or to create yung parang a career there, di ba? Parang i-give up ko na yung mga inahanap kong... Kasi dito, hindi ka naman pwedeng pumunta sa mga weddings, hindi ka naman pwedeng pumunta sa mga okasyon ng mga babae, kahit ginagawa mo sila ng damit, bawal ang lalaki. Ah, okay. So wala kaming... So gagawa ka lang, pero hindi ka pa pwedeng pumunta sa wedding. Wala, oo. Ngayon, wala kang yung mga parang mag-divay, parang sagalahan, debut, weddings na, di ba unlike dyan, yung mga designers nakakapunta. Dito, walang ganon. So yun ang adjustment mo, especially dito, very free. Tapos dyan, bumalik ka ulit sa free, tapos nandiyan ka na naman sa strict, di ba? Actually, pero yung pagbalik ko dito, parang actually, wala nang masyadong adjustment kasi alam ko na, alam sanay na ako. Alam nyo, audience, nagkita po kami niyan ni Ray nung nagkaroon kami ng show ni Mama Rene Salud sa Doha. Inikot po ako niyan. Enjoy kami. Pero Ray, etong tanong ko, second to the last question. Ano ang ma-advise mo sa mga batang yan? Gustong tumulong sa'yo na nag-design dito, tapos gusto mag-abroad, especially sa Middle East market. Anong ma-advise mo sa kanila pag may isang batang lumapit sa'yo? Ako kasi, ang nafe-feel ko ngayon, there are designers now, especially the young ones. Alam ko kasi na marami silang nakikitang maganda. Marami silang pwedeng gawing basis ng trabaho nila. Pag nakita silang maganda, siguro gusto nila i-apply din dun sa trabaho nila. Pero ako lang, parang for me, you can inspire yourself with those things, but never copy. Nice. Kung gusto mong gumawa ng something na medyo close to what you saw, pero make your own version. Huwag mo siyang kopyahin. Huwag mo namang kopyahin kasi masyado. Huwag mo namang kopyahin. Ako, when I do something, kasi dito, usur yung kukopyahin yung magazine. Ipapakita sa'yo. Ngayon, lalabas yung damit, medyo kamukhang kamukha. Pero ako kasi, nagagandahan din ako, I wanna post it also, so ipopost ko siya. Pero I always say na it's after... Inspired or after a certain designer. Yung mga budding designers dyan. alam mo, marami din ako interview designers. Ganon din ang sinasabi. The same. So, yung mga nanonood na gusto may designer din, ayan, pang ilan na si Ray na nagsabi niya. So, pakinig na lang kayo kasi totoo yun. Di ba, Ray? Ang pangit. Never copy. Never. Tapos, Ray, sa style. Never copy and especially, don't claim that it's yours. It's yours. Hindi so, naman. Ray, sa estado ng buhay mo dyan ngayon bilang designer sa Qatar, no? Paano mo nakikita yung sarili mo 10 taon mula ngayon? Siguro direct, 'di ba, nung nagkita tayo, parang nasabi ko sa iyo na parang I wanna teach. Oo. Pero yung teach siguro kasi parang feeling ko parang kailangan you have to give back. Kung hindi man give back pero mag-share ng knowledge mo.
Kasi parang marami akong nami-meet na parang minsan designer. Eh di syempre, ano, kakausapin mo. Tapos parang feeling mo rin very aggressive. Pero I just feel na somehow parang they're not on the right track. Parang feeling ko parang someone have to at least lead them, di ba? Parang share them your stories. Share mo yung naging mistakes mo. Share mo kung saan ka tumama. Parang ganito. I'm sure may makapanood dito eh, di ba? So, ang ano mo, ang plano mo within the immediate 10 years is talagang magturo at mag-share ng knowledge mo. O, marami ka ba ituturo rin? Kasi marami ka rin natutunan dyan sa Qatar eh. Di ba? Marami ka rin matutunan dyan. Anyway, Rain, salamat sa oras. Ang hirap ng pagkakas. Thank you din, Direk. Busy po yan. Busy po yan dyan sa Doha. Ang shop dyan eh, napakalaki na ang busy-busy. But ano, may mga taong pupunta sa Qatar, eh makikita nyo yan doon, eh batiin nyo naman at isang proudly Filipino designer based in Doha, Qatar. Rain, tsaka kung limbawa, mayroong designer na makarating, di ba? Parang kontakin nila ako, if they need help, they need Rain guidance. Rain GL ang kanyang FB. Rain GL. Ganda lang. Anyway. Oh, hindi. Initials ko talaga yun. G-Lim ako. Anyway. So, Rain, salamat ha. Thank you for the time. And you're welcome, Direk. Basta inform kita. I'm glad you did this. So, thank you. I need another perspective. Ibang perspektibo naman. Hindi lang puro dito sa Pilipinas. Pero naman, at least may taga-Qatar ako na imbita na magkikwento. Sa kanyang nagkwento sa kanyang experience dyan sa pagiging designer sa Doha, Qatar. So, ingat palagi, Rain. Ingat. Ay, ikaw din, Direk. Ingat ka dyan. Salamat ulit. You're welcome. Anytime, Direk.